Praise God, kaysa yung maging Kristiyano. Amen? Amen. So ngayon po sa pagkakataong ito, excited na po ba ang bawat isa na marinig ang message ngayong gabi? Amen. Stiff neck. Amen. So palakpak, bago ko po tawagin ng ating tagapagsalita ngayong gabi, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. So ngayon po, tinatawagan ko na ang kanyang tagapagsalita ngayong gabi, si Brother Ricky po. Praise God. Wow. First time. First time. Hindi ko ma-explain po yung naramdaman ko ngayon. Nawa, hindi ako mabubulolan po. Are you blessed, church? Dapat malakas tayo. Hindi tayo nahihina, ano po. Kahit ako po ay nilalamig na. Ito po, nilalamig na po ako. Kasi po, talaga pong first time. First time po na nakatayo po ako dito sa inyong harapan na sometimes I keep on asking myself na karapat-dapat ba akong tumayo dito sa harapan? How many times I'm keeping myself, Lord, karapat-dapat ba akong tumayo dito sa harapan at magbigay ng iyong mensahe? Sabi ko, Lord, ikaw ang manguna sa akin. Bibig, ano po, na hindi siya magbaluktot, ano po. Diretso. Amen po ba? God is good! And all the time! Amen. Puhay ng Panginoon sa gabing ito. At maraming salamat sa Panginoon sa ating mga bisita, ano po, na sa unang pagkakataon po ay nakadalo dito sa ating bahay-sambahan. At ang pangalawang, ano po, nakita po ako na for the second time, ano po, na nakarating dito sa ating bahay-sambahan na po. At tayo po ay tumayo at buksan po natin ating mga Biblia sa Exodus chapter 32 from verses 7 to 9. Pwede po ba sa wikang Ingles, Brother Gerald? Para po kay Brother Barack. Amen. Basahin po natin sa wikang Ingles. And the Lord said unto Moses, Go, get thee down for thy people, which thou broughtest out of the land of Egypt, have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made them a molten calf, and have worshipped it, and have sacrificed thereunto, and said, These be thy gods, O Israel, which have brought thee up of the land of Egypt. And last verse, And the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, Lord God Jesus. Ikaw, Panginoon, Lord. Ang Diyos, Panginoon, Lord, na dakilang guro, Panginoon. You are a great teacher, Panginoon, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, Lord, ang manguna, Panginoon, Lord, sa gawang ito, Panginoon, Lord. I-anoint mo, Panginoon, Lord, ang iyong lingkod, Panginoon, Lord, na magbigay na iyong mensahe, Panginoon, Lord. Wa, Lord, ang iyong mga salita lamang, Panginoon, Lord, ang mumutawi, Panginoon, Lord, sa aking bibig, Panginoon. Hindi ko may taas, Panginoon, Lord, ang aking sarili, Panginoon, Lord, kundi ikaw lamang, Panginoon, Lord, ang itataas ko, Panginoon, Lord. Sa iyong kabutihan, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, Lord, ang Diyos na dapat namin sambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. We thank you, Lord. We praise you, Lord God. We worship you, Lord. Amen. Amen. Are you ready? Stiff neck.
Sino na dito ang naka-experience or nakaranas ng stiff neck? Siguro, almost tayong lahat, di ba? Nakaranas tayo ng, tawag dito, yung hindi ka makalingon sa kaliwa, hindi ka makalingon sa kanan. Because our neck is stuck. Ano po? Ano bang dahilan bakit nag-stuck yung neck natin? May mga dahilan po kung bakit hindi tayo makakilos pag may stiff neck na. Because mali ang paghiga natin. Amen po ba? Kasi po pag straight naman yung paghiga mo, di ba? Hindi ka malamig stiff neck, di ba? Because of the wrong position. Kung tayo po ay natutulog. Amen po ba? So alam ko, alam nyo lahat kung bakit nagkagawin tayo ng stiff neck. So sa gabing ito, pag-uusapan po natin yung buhay po ng mga Israelites. Gawin natin na spiritual stiff neck. Ano po? Amen po ba? Nawa, buksan po ng ating Panginoon ang ating mga pangunawa, ano po, at ating mga spiritual na pandinig, ano po, na maintindihan po natin kung bakit hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, may mga tao po naman nagkaroon ng stiff neck na spiritual, ano po. Amen po ba? Just to review, ano po, sa pangyayari nito na yung mga Israelites po noon, ano po, ipinakita ni Lord kung paano siya inihawa po sa bansang Egypt, ano po. Sila po ay iniligtas ng ating Panginoon, nilabas sa Egypt para po makahanap ng promised land, ano po. Pinakita ng ating Panginoon ang mga wonders, miracles. Hinawi niya ang Red Sea, di ba? Imagine, wala silang tubig, binigyan sila ng tubig. Yung mga tsinelas nila, hindi man lang na napudpud. Nandun po yung pag-iingat ni Lord sa kanila, ano po. At wala silang paggabi, pag hindi sila makakita ng daan, mayroong ilaw, ano po, may apoy nang gaguide sila para sa kanilang pupuntahan, ano po. Pero all these miracles and wonders, ano po, parang baliwala. Parang baliwala. Because sa katigasan ng kanilang ulo. Si Moses po ay pumunta sa Mount Sinai. Amen po ba? Nung mga araw na yon, wala si Moses sa tabi nila. Anong ginawa nila? Anong ginawa ni Aaron? Sila po ay gumawa ng guya na ginawa sa ginto. Kung ikaw ang Diyos, ikaw nga tao, di ba? Kung paano mo ilagaan yung isang bata, tapos pag lumaki siya, iiwanan ka. Anong ma-feel mo? Di ba masakit sa puso mo? Pero ang Diyos po, napakabuti. In spite of all these things na ginawa ng mga Israelites, nandumpin po ang kamay ng ating Panginoon. Imagine, from Egypt to wilderness, ano po, lahat ang ginawa ng ating Panginoon. Pero gumawa sila ng isang guya na kanilang sinasamba. Sinasamba nila. Kung pwede, kung tao lang, ano, kung pag-iisipan ng tao, papatay na yung mga tao na yun. Kung tao, pero ang Diyos po, mahabagin. In spite of all the things na nangyari sa kanilang buhay, nandun po yung ating Panginoon na umaagapay, ano po. Amen. Bilang po sa ating mga Kristiyano at mga non-believers, ano po. Tayo po ay sa ating lumang tradisyon, tayo po ay naniniwala sa mga santo, di ba? Santo, marami. Maraming mga santo. Ako po, nung una, wala pa ako alam sa Biblia. Kami po, nang magiging girlfriend ko pa, si Christian po, sister wife, talaga pong masipag po kami sa mga pagsimba-simba. Wednesday, Novena Mass, lahat po. At nandun po yung sa, di ba, sa church, di ba, may tinatawag silang Adoration Chapel. May makikita sila doon, may parang sand, tapos may ginto, ginawang ginto, ano po. At doon, lumuluhod yung mga tao. Ako naman, sabi,
Nililigawan ko siya si Chris. Sama din ako. Sabi ko, anong ginagawa nito? Lulo din ako. Sabi ko, ano kayang ginagawa nito? Basta yun lang. Ano ba sabi ko sa sarili ko? Nung nasulat na nabasa kong Biblia, ano bang connection doon sa ganun? Sa faith natin? Na doon ka luluhod-luhod. Nga, ano, parang, ano lang, parang gawa na ng bagay ano po, na ginawa ng tao. Po, ang Diyos po, kung tayo po'y nakakilala sa ating Panginoon, iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang Diyos. Hindi pwede maging dalawa ang Diyos. O tatlo. E kung tatlo sila, sino kayang manalangin ako? Sino kayang sa Ama, sa Anak? Iisa lang ang Diyos. Amen po ba? Next slide. Ano sabi ng ating Panginoon? God said, "Dingin mo, O Israel, ang Panginoong nating Diyos ay isang Panginoon." Amen po ba? Iisa lang ang Diyos. Sabi ng Panginoon. Hindi ako nagsabi. Ang Diyos ang nagsabi. Verse 5, "At inyong iibigin na ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso." Ang iyong buong kaluluwa at ang iyong buong lakas. Ibig sabihin kapatid, mahalin natin yung ating Diyos. Number one, hindi, pangalawa. Pangalawa lang yung ating asawa. Unahin natin si Lord. Si Lord, ating asawa, ating mga anak. Hindi pwedeng asawa muna. Ano po? Saan po, ako po ay nalulungkot, ano po, na simula nung nanganak si Sister Grace ay nabuntis siya, hindi na po siya nakaka-attend ng person worship. Sinasabi ko sa sarili ko, Lord, hindi tama, Lord, na binigyan mo po kami ng regalo na anak, ano po. Pero ito pa ba kaya dahilan, Lord, na hindi makasama ang ating asawa sa praise and worship? I keep on asking myself, Lord, bigyan mo nawa, Lord, ng time, ano po, ang aking asawa na makasama ulit sa praise and worship. Kasi po, ang baby namin, nung nandiyan pa sa sinapupunan, nag-worship si ating si Sister Chris, ano po. At lumabas yung anak namin na pogi, maputi. Which is, yung desire namin na mag-asawa na yung anak namin is magandang bata, ano po. Binigay ng ating Panginoon. Now, it's just our ating, kumbaga, it is our right, I mean, buhay naman natin na dapat balikan po ang kabutihan ng ating Panginoon. At alam ko, may plano si Lord, ano po, na by next month makasama si Sister Chris sa praise and worship. I mean, ano po, napakabuti po talaga ng ating Panginoon, ano po. Kung kilala mo talaga kung sino talaga ang tunay na Diyos, sabi ko si po sa inyo, experience po sa buhay po na kung kilala mo ang Diyos, kilala mo kung sino siya, alam mo kung nasasadabi mo siya, hindi ka natatakot. Ano man problema mo, sabi ko sa inyo, ano man ang problema, financial, nandyan po ang Diyos sa ating tabi. Sabi po na sa Biblia. Amen po ba? Kaya kayo po, may mga problema kayo. Kilalanin po natin kung sino ang Diyos. Sino ba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Walang ibang tao na makatulong sa iyo. Ano man ang problema mo? May cancer ka. May problema ka sa financial. Wala kang visa, ibibigay ni Lord. Kung masipag ka, ako po, 3 years po ang walang visa. Nahulan po ako ng tabaw. It's because sa katigasan ng ulo ko. Pero nandyan si Lord. I keep on serving the Lord. Lord, sabi ko, Lord, wala akong magagawa, Lord. Ikaw may hawak ng buhay ko. Ikaw ang magdala ng aking mga paa kung saan ako pupunta. Hindi niya ako iniwanan. 4 years po na hindi ako nakulong. Kasi wala akong visa, di ba? Natatakot akong lumabas kasi marami akong utang. Marami akong utang. Pero nandyan po si Lord. Hindi niya ako pinabayaan. Alam niyo po, ang ginagawa po natin mga kasalanan na po, yun ang mga nagbibigay sa ating, yung kasalanan na yun, yung nagbibigay sa atin ng minsan na daan na hindi tama, ano po.
Ang kasalanan ang ginagawa natin. Sa katigasan ng ating ulo, napapahamak po tayo. Amen po ba? Next slides, kapatid. Sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan. Inanyuan man, inanyuan o ng kawangis man ng anumang nasa inyong nasa itaas, sa langit at nasa ibaba, sa lupa at nasa tubig, sa ilalim ng lupa. So sabi doon, huwag daw tayong gumawa ng mga larawan o mga images o mga, alam yung mga sculpture, di ba? Silang gumagawa ng mga ribulto. Amen. Tayo naman mga tao na hindi nakakilala, sumasamba na rin tayo doon. Sabi po na pinagbabawal na ating Panginoon na huwag tayong gagawa ng anumang larawan. Ano po? Pinagbabawal yan. Po sabi na iba, sabi parang ano naman yan eh, parang picture lang ng akin, ano yan? Idol. Pero mali po yun. It's a sign of idolatry, ano po? Pinagbabawal po ng ating Panginoon. Sa verse 5, huwag mong yuyukuran sila. Amen? Tayo po, ngayon, ano po, nung minsan po, sa mga tao, ano po, na lalo na yung Santo Papa, di ba? Pag malapit ka, minsan, gusto mong yukuran yung tao, di ba? Pag malapit ka dun sa Santo Papa, gusto mong parang malapit ka sa Diyos, sabi nila. Amen. Pero sabi ng ating Panginoon, ang Diyos po ay Espiritu. Amen? And we have to worship Him in spirit and truth. Yung mga tao po, ano po, mga tao lang po yan. Like ang ating yung Papa, ano po, tao din po yan. May hangganan ng buhay. Kung kilala natin ng Diyos, Diyos ay Espiritu. Di ba sabi sa Biblia, pag nakita mo daw ang Diyos, mamamatay ka. Amen po ba? Pero, pag kilala mo ang Diyos, pag hindi mo siya nakikita, alam mo na may Diyos sa buhay mo, everything is possible. Ano po? Amen po ba? Amen. O paglingkuran man sila, sapagkat ako ang Panginoong mong Diyos, ay Diyos na mapanigbubuhuin. I am a jealous God. So, hindi ka pwedeng magsamba ng dalawa. Kasi, magsiselos siya. Magsiselos. Jealous ang ating Panginoon po ay gusto niya, siya lang ang dapat nating sambahin. At wala nang iba. Amen? Na dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Amen. So, in short, dapat po, hindi dapat tayo lumuhod, ano po, or magsamba sa anumang mga ginawa ng tao, ano po. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. Next slide po. Ano pang sabi ng Panginoon? Ganito ang sabi ng Panginoon na inyong manunubos. At niyang nag-anyo sa inyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay na nagdadlad na mag-isa ng langit at naglalatag ng lupa. Ang lahat po dito sa mundo ay galing sa ating Panginoon. Pero alam nyo ba, minsan, yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, yun pa ang mga hindrances. It hinders sa ating pananampalataya. Like for example, may bagong kang gadget, ano po. Minsan, bago yung home theater mo. Home theater. May 52 LCD TV ka. Diba? May 20,000 watts ka na home theater. Di ba? Manood ka ng pelikula. Alam na may gawain. Pero inuuna mo pa yung bago mong appliances. Amen po ba? Sabi mo, bukas meron naman eh.
Pero ngayon, maganda yung panahon ko. Impossible for. Mission impossible. Amen. Mission impossible. Amen? Minsan pa, may mga bago tayong mga sasakyan, di ba? Wow, four-wheel drive. Ah, hindi. May kahit na brand yung sasakyan ko ngayon, ah, may nag-attend ako ng gawain. Amen? Kasi pinanalangin ko yan, hindi kalesa. Hindi bisikleta, kundi brand new car. Amen? Kasi po dapat manalangin tayo. Specific tayo, di ba? Kasi bibigay ni Lord, bisikleta eh. Sabi ko, Lord, brand new car. Napakabuti ni Lord. Binigay ni Lord. Amen. At sa pa, mga kapatid, ano po, na minsan sa buhay po natin, ano, na parang yung buhay po natin is parang hindi tayo seryoso, ano po. Minsan, yung inuuna po natin yung mga sanlibutan ng mga bagay, which is hindi po dapat natin gawin. Kailangan po ituon po natin ang ating buhay, ano po, na tayo po'y lumalakad sa salita ng ating Panginoon. Amen? Next slide po. Balikan po natin ang buhay, ano po, ni Tomas, ano po. Ito, na-excite ako kasi si Tomas po, siguro, laging absent to. Oh, lagi, siguro absent siya lagi sa, ano, kasi, oh po, kasi matigas ang ulo niya, ano po. Masasabi ko na matigas ang ulo niya kasi for 3 years niyang kasama si Lord. Ano po? Hindi po siya niniwala. Amen. Sa Juan chapter 20 verse 24, ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, at wala sa kanila nang dumating si Jesus. O, tinan mo, wala siya. 12 disciples, kasama po siya. Di ba pag 12 disciples, di ba lagi niya kasama, di ba? Po itong si Tomas, wala siya. Ganyan po dako, minsan po tayo ganyan din, ano po. Sa mga gawain, minsan wala po tayo. Kasi nanood tayo ng walang hanggan, ano po. Pili yung ano, yung, ano ba yun? Yung teleserye, ano po. Amen? Sa verse 25, sinabi nga sa kanya ng isang ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang akin nakita ang kanyang mga kamay, ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daili sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Amen? Imagine, for 3 years, they're walking together, kumakain sila, they're eating, ano po, magkasama sila lagi. Thomas saw all these wonders and miracles na ginawa ng ating Panginoon. Amen po ba? But still, there's some question. Question, ano po, na he could not believe, ano po. Ika nga sabi nila, to see is to believe. Mahawakan ko, makita ko, maniniwala ko. Ganyan po tayo minsan mga tao. Amen? Hindi natin nakikita ang Diyos. Hindi tayo maniniwala. Totoo po yan. Totoo po yan. Kahit ngayon, ano po, sa panahon ito, minsan pinapaniwalaan natin yung mga sabi-sabi. Amen? Minsan, we are believing sa sabi ng tao. But we are not believing in the Word of God. Sa 26, at nakaraan ng 8 araw, at muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nakapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Amen. Isang linggo, ano po? Hindi pa rin si second day, third day, hanggang isang linggo. Hindi pa rin siya maniniwala hanggat hindi niya makita ang butas sa kamay ni ating Panginoon Jesucristo.
So at that moment, alam ni Lord ang puso natin. Yung mga questions sa buhay po natin, alam ni Lord. But minsan, ano po, but kailangan pa natin na hintayin na maniwala tayo? Bakit pa natin patagalin? Amen? Bakit pa natin i-delay? Ano po? I-delay? Bakit pa natin i-delay? Hangga tayo maniwala. It is the, today is the day of salvation. Ang kaligtasan po hindi ngayon bukas. Today. Amen po ba? So huwag mong isipin na bukas na lang. No. It is a matter of life or death. But we have to start now. Hindi bukas. Amen po ba? Next slide po. At magkagayon sinabi niya kay Thomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At inaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. Sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayin patuloy sa kundi panampalatayayahin. Amen po ba? Sabi niya kay Thomas, halika rito. Ilagay mo ang kamay mo sa akin. Tagiligan. Yan ang pong tao. Minsan ano po, kailangan pa niyang makita. Kumbaga, sabi mo nga kanina, di ba? To see is to believe. Amen po ba? Pero dapat mga kapatid, ano po, huwag tayong lagi mag-expect ano po na kailangan every time na maniwala tayo, kailangan may mga proven evidence ano po, may mga proof tayo na makapakita na totoo ang ating pinanampalatayaan ano po. Kasi noong unang panahon, ang 12 apostles ano po, si Thomas isa sa mga disipulo, nakasama niya. Pero hindi siya naniniwala. What the use? Tayo po, kung tunay po naniniwala ko sa Diyos, hindi yun nakikita ng ating Diyos, pero naniniwala ka, mapalad ka, kapatid. Mapalad ka. Sapagkat ang Diyos ay nasa iyo. Kung kilala mo ang Diyos. Kung alam mo, kilala mo ang Diyos, hindi ka matatakot sa anumang mga problema ang dumarating sa buhay mo. Hindi ka maglupay-pay, ano po. Anumang dumarating sa buhay mo, financial, sakit at karamdaman, nandyan si Lord sa buhay mo, kapatid. Kaya dapat po, maniwala ka na may Diyos. Maniwala ka na isa lang ang Diyos at kilala mong Diyos kung sino ang tunay sinasamba mo. You have to make sure 100% na kilala mo ang sinasamba mo. Kasi pag hindi mo kilala, walang kabuluhan. Pang nanalangin ka lang sa hangin na walang epekto. Pero pag kilala mo ang Diyos sa puso mo, sa buong kaluluwa mo, sa buong kalakasan mo, ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya po, bisan paalala sa atin ano po, na sa buhay ni Thomas ano po, na huwag tayong magiging pala-absent sa gawain. Di ba? Kasi patuloy sa patuloy po na pakikinig ng salita ng ating Panginoon, doon nagsimula yung faith natin. Yung iba, di ba, malagi nga sa church eh, hindi pa lumalago. How much more you are na minsan ka lang nag-attend ng mga gawain? Sinong mas lugi? Ang nag-attend o hindi nag-attend? Di ba, yung hindi nag-attend, di ba? Darating ang Panginoon, hindi niya kilala si Lord. Because hindi niya alam ang salita ng ating Panginoon. Amen. Next slide po. Anong promise ng ating Panginoon ano po na at pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. So, ibig sabihin mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Kung ngayon, kung di mo pakilala ang tunay na Diyos, magsimula ka. Hipuin niyo Lord ang puso mo. Ang lahat ng mga imposible, mga
imposible sa buhay mo, ibibigay ni Lord. Amen po ba? Ngayon kung wala kang, for example, wala kang trabaho, manalangin kayo sa ating Panginoon. Amen? At ibibigay ni Lord ang desire ng puso mo. Problema na pag hindi mo kilala ng Diyos, wala kang sasabihin. Wala kang, Lord, hindi na ako naglingkod sa iyo, Lord. Pero pag naglingkod ka sa ating Panginoon, kilala mo ang Diyos, Lord, alahin mo, Lord, nagsiserve ako sa iyo. Wala kang i-bargain, di ba? So, kawawa ka. Amen? Dapat po, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Amen? Next slide po. Sabi sa Matthew chapter 9, verse 13, "Datapat magsihayo kayo at sa inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako napakito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan." So ang Panginoon po sa lahat, tayo po ay makasalanan, di ba? Ang Diyos po ay tumawag sa atin. Hindi naman pumunta dito ang ating Panginoon para sa mga matuwid, di ba? Sa mga makasalanan. You have to accept na tayo po'y makasalanan. Tapos maging humble. Hindi mayabang, ano po? Kasi pang mga mayabang, walang papatunguhan, ano po? Po, pag may puso kang pakumbaba, you accept na ikay makasalanan, accept mo na matigas ang ulo mo, pagpalain ka ni Lord. Ang sabi niya sa next verse, magsisi ka. Repent. Kanga sa kasama mong ito at manalangin sa Panginoon. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Amen. Anong dapat natin gawin? Magsisi tayo. Amen? You have to be repent. In order the Lord will forgive us. Alam mo po, napakabuti ng ating Panginoon. In spite na makasalanan tayo. Di ba? Alam mo, pag naminsan po, kanina po ng buong araw, ano po, pag naalala ko yung mga nagawa kong mga pagkakasala, ano po, umiiyak po. In spite sa mga katigasan ng ulo ko, sa mga ginawa ko kay at sa aking asawa, mahal na asawa, ano po. Umiiyak po ako kasi hindi ko parang sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga sa buhay ko, ano po, na nandun po yung kamay mo na gumagabay sa akin na hindi mo ko iniwan, pabayaan, ano po. Nandun po yung si Lord na minsan sabi mo wala nang chance, wala nang desperate situation na. Pero nandyan po si Lord. Nandyan po si Lord. Minsan, three times kung nasaktan ng aking asawa, pero ang Panginoon po, binagyan po ako ng asawa, napakabait. Napakabait po. Siguro, kung sa inyo, sa inyong mga sitwasyon na po, siguro, iiwanan nyo na ako. I mean, talaga pong, walang kwentang asawa. Walang kwentang asawa. Inuuna pang mga ibang tao kisa sa amin. Nang bababae. Lahat po, ano po. Pero nandiyan po ang, talaga pong sabi ko sa sarili ko, Lord, itong plano mo sa buhay ko, ano po, na someday, ipatotoo ko na ang buhay ko po, kung wala ka sa buhay ko, wala ako. Wala ako ngayon. Hindi naging kumpleto ang aming pamilya. Hindi na kami siguro nakaanak ng isa pa. Po, napakabuti po ng Lord. Inspire sa katigasan ng ulo na po natin. Diyan po ang alert at sa atin. Tabi si Lord, ano po. Isang nagkakamali ka, kapatid. Nandiyan pa rin si Lord. Dapat po magsisilang po tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Next slide po. Ano sabi ng ating Panginoon? Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsasalangsang. Amen? Papawiin ni Lord. Kung ang parang ulap daw na napakaitim, maging maulap po, maputi, ano po, sa ating mga kasalanan. Tinanong yung napakabuti ni Lord. Minsan nagmamalaki ka pa eh.
nagmamalik ka ba? Lord, kasi Lord, may kailangan ko magkumayod, Lord, para sa aking pamilya. Kailangan ko, Lord, mag-overtime, Lord. Siguro, Lord, naiintindihan mo naman ako. It is wrong. It is wrong. Dapat po unahin pa natin si Lord. Sabi nga natin, kapatid, ano, si Pastor Marvin, first, seek the kingdom of God. Seek ye the first kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Amen po ba? Hanapin po natin ang Diyos. Hanapin po natin ang Diyos sa buhay po natin. Hindi yung iba-iba na po. Inahanap natin yung mga bagay na mga pagpasama sa buhay po natin. Isipin po natin na diyan si Lord sa tabi natin. Walang ibang tao na makatulong sa atin. Sa anumang problema mo, si Lord lamang makatulong sa atin. Amen. Next, last slide, ano po? At aking bibigyan sila ng puso upang makilala ko. Amen. Bibigyan po tayo ng puso ng ating Panginoon na makilala natin siya. Amen po ba? Nako ang Panginoon at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Amen po ba? Kasi po, ang puso po natin, itong pinaka number one, ano po, na minsan kung ano pong gusto ng puso po natin, lumalabas sa ating mga bibig, ano po. Kaya po, ito yung heart natin, ang pinaka-core, ano po, sa buhay po natin, na ang puso po natin ay hindi malinis, ano po. Tayo po'y nakagawa ng kasalanan. Kaya sabi ng ating Panginoon, bibigyan tayo ng puso. Kung tayo po'y nagsisi at talikda ng mga kasalanan, bibigyan tayo ng puso, ng bagong puso na mahalin ng ating Diyos. Makilala natin ng Diyos. Sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Kaya pala, dapat manumbalik tayo sa ating Panginoon. Manumbalik po tayo. Return to Him, ano po. Kasi wala kang magagawa. You can run, but you cannot hide. Pwede kang magtago sa sayo ng nanay mo. Po, hindi ka makatago sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng buhay mo. Kahit ano man ang takbo mo sa mga utang mo, hahabulin ka. Pero pag may Diyos ka, you're starting a new life sa buhay mo, mawawala lahat yan. Amen po ba? Ano man ang problema mo, walang peace sa inyong buong sambahayan. Pag may puso ka na may pag-ibig, maging nandun po yung peace, ano po. Kahit nag-away kayo ng mag-asawa, pag may Diyos ka sa buhay mo, pag doon ang ating Panginoon sa Kristo sa ating kalagitnaan, nandun po yung peace. Iniisip mo na marami kang problema sa buhay mo, just pray. Pray to God, Lord God Jesus, I surrender to you, Lord. Wala na akong magagawa. Ikaw nang kumilos sa buhay ko. Palitan mo, Lord, ang puso ko. Ang puso ko na mayabang, Lord, palitan mo. Ang puso ko na marumi, Lord, palitan mo, Lord, na malinis. Lord, ang puso ko, Lord, minsan, Lord, na ang puso ko, Lord, na walang pagmamahal. Puro pait, ano po, puro hinanakit sa buhay mo, papalitan ni Lord. Ano man ang tigas ng ulo mo, papalitan ni Lord. Sa puso po nagsimula yan. Pag nag-charge sa puso mo, darating sa ating mga isipan, lalambot at lalambot. But you have to make sure na kilala mo ang Diyos. Siya po ang magbabago sa buhay po natin. We have to accept na po tayo po'y matigas ang ulo. Tahat po tayo, aminin po natin, naranasan po natin ang matigas pong ulo natin.
Sometimes disobedience, ano po, sa mga magulang natin. Minsan po sa ating pastor, di ba? Disobedience. Sa ating mga magulang. Amen po ba? Panalangin natin sa Lord. Magsisi tayo. Lord, let your will be done, Panginoon, Lord. Tanggalin mo, Lord, ang puso, Lord, ng matigas, Lord. Ang katigasan ng ulo ko, Lord. Palambutin mo, Panginoon, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, Lord, ang aking sasambahin. Wala na iba akong sasambahin pa. Ikaw lamang, Panginoon, Jesus Christ. Tayo po tumayo. Panginoon, Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord, sa gabing ito, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord, sa mga paalala mo, Panginoon, Lord, sa buhay po namin, Panginoon, Lord. Minsan, Panginoon, Lord, kami, Panginoon, Lord, ay may katigasan ng ulo, Panginoon, Lord. Katigasan, Panginoon, Lord, na aming mga puso, Panginoon, Lord. Ngunit, Panginoon, Lord, nandiyan ka pa rin, Panginoon, Lord, sa aming tabi, Panginoon, Lord. Nagpaalala, Panginoon, Lord, na iyong kabutihan, Panginoon, Lord, ay hindi nagpabago, Panginoon, Lord. Minsan, Lord, kami, Panginoon, Lord, ay nagkukulang sa iyo, Panginoon, Lord. Hindi sa pagsunod sa iyo, Panginoon, Lord. Kaya po kami, Panginoon, Lord, nagkakasala sa iyo, Panginoon, Lord. Kaya sa gabi ko, Panginoon, Lord, nakikita mo, Panginoon, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, Lord, ang aming... At this boy, Lord, we invite, Panginoon, Lord, kung sino man sa amin, Panginoon, Lord, hanggang ngayon, Panginoon, Lord, ay matigas, Panginoon, Lord, ang aming mga puso at isipan, Panginoon, ang aming mga ulo, Panginoon. Itaas natin ating mga kamay. Itaas po natin ating mga kamay. We have to admit na tayo po matigas ng ulo. Lord, alam mo, Panginoon, Lord, nakikita mo, Panginoon, Lord, ang aming buhay, Panginoon, Lord. Minsan, Panginoon, Lord, napakabuti mo, Panginoon, Lord. Hindi mo kami, Panginoon, iniuiwan, Panginoon, Lord. Napabayaan, Panginoon, Lord. Minsan sa aming pagsalansang sa iyo, Panginoon, Lord, nandiyan ka pa rin, Panginoon, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, Lord, sa aming buhay, Panginoon, Lord. Nawa, Lord, at this very moment, Lord God, nagsisisi kami, Panginoon, Lord. Kami pa, Panginoon, nanalangin sa iyo, Panginoon, Lord. Nawa, Panginoon, Lord, palitan mo, Panginoon, Lord, ang aming puso, Panginoon, Lord. Ang mga lambot, Panginoon, Lord God. Mawala, Panginoon, Lord, ang aming katigasan ng aming mga ulo, Panginoon, Lord. Kami, Panginoon, Lord, handa, Panginoon, Lord, na sumunod sa iyo, Panginoon, Lord. Alam namin, Panginoon, Lord, na hindi kami, Panginoon, Lord, karapat dapat sa iyo, Panginoon, Lord. Ngunit sa iyong biyaya, Panginoon, Lord, nandyan ka, Panginoon, Lord. Hindi mo kami, Panginoon, Lord, iniiwan, Panginoon, Lord. Tapat ka, Panginoon, Lord, sa aming buhay, Panginoon, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, Lord, God, na sumunod sa iyo, Panginoon. For all, Panginoon, sa lahat namin, pagkagawa, Panginoon, pagkakasala sa iyo, Panginoon, Lord. Mabagin ka, Panginoon, Lord. Lord God, Jesus, walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord. Ano man, Panginoon, Lord, ang dala-dala namin, mga problema, Panginoon, Lord. Mga consequence, Panginoon, Lord, na ginawa namin sa aming pagkakasala, Panginoon, Lord. Handa naming harapin, Panginoon, Lord,
yung kalooban, Panginoon Lord. Alam namin, Panginoon Lord, nandiyan ka sa aming tabi, Panginoon Lord. Pupurihin ka namin, Panginoon Lord. Sasambahin, Panginoon Lord. Ano man mangyari, Panginoon Lord, kami, Panginoon Lord, ay magpupuri sa iyo, Panginoon Lord, yan. Sa mga awit, Panginoon Lord, pagpupuri lamang sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, nag-iisa, Panginoon Lord. Kaya Lord, pagpalain mo nawa, Panginoon Lord, ang bawat isa, Panginoon Lord. Paglilisan namin, Panginoon, sa bayas ng bang ito, Panginoon Lord, ay bagong buhay na kami, Panginoon Lord, God Jesus. Dala-dala namin, Panginoon Lord, ang iyong mga salita, Panginoon Lord, na kami pang bagong tao, pang bagong nilalang na, Panginoon Lord, God Jesus. Awitin po natin po ang awit ng pagsamba na po. Hallelujah. Kay buti mo awitin po natin. Hallelujah. Awit na pagsamba, Lord. Hallelujah, Lord. Kay buti mo, Panginoon, Lord. Dakila ka, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Tunay, Panginoon, Lord, hindi ka nagbabago, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon, Lord, God Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka. Dakila ka, Panginoon, Lord, sa buhay namin, Panginoon, Lord, God. Sa labis na Panginoon Lord, sa pag-ibig mo, Panginoon Lord, kami, Panginoon Lord, ay niligtas mo, Panginoon Lord, God Jesus. Minsan, Panginoon, hindi kami, Panginoon, terapat-tapat sa iyo, Panginoon Lord. Ngunit, Lord, pinatawad mo kami, Panginoon Lord. Maraming salamat. At binigyan mo panatili. Sapagkat ang ito, Panginoon Lord, tinuruan mo. Aawit kami sa iyo, Panginoon Lord. Magpupuri sa iyo, Panginoon Lord, na ikaw lamang, Panginoon Lord, ang Diyos, Panginoon, nag-iisa, Panginoon Lord, sa aming buhay, Panginoon Lord. We worship you, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, sa sampatin namin, Panginoon, sa aming takilang pangalan, Lord. Oh, salamat, Panginoon, Lord. Ay sa'yo, sa'yo lamang, Panginoon, Lord. Nararapat, Panginoon, Lord, ang pagpuri, Panginoon, ang pasalamat, Panginoon, Lord. Pagsamba, Panginoon, Lord, sa iyong pangalan. Sa'yo lamang, Panginoon, Lord. Pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ang pagsambay sa'yo lamang iaalay. Lord, maraming salamat, Panginoon Lord. Alam mo, Panginoon Lord, nirelease mo na kami, Panginoon Lord. Maraming salamat, Panginoon Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon Lord. Tapat ka, Panginoon Lord. Tunay, Panginoon Lord, ikaw, Panginoon Lord, ang aming sasambayin sa Espiritu at katotohanan. Amen, Lord. Praise the Lord. Ang sabi ng Jeremiah 24:7.